Eto ah, tatapusin ko na tong issue na to. Yung sa mga kumakalat, yung mga nakikisawsaw, yung nakikipagkwentuhan sa iba-iba ng mali naman yung istorya, yung wala namang kakwenta-kwenta, yung puro kaimbentuhan lang naman ang alam, makapag-chismis lang, makapag-issue lang, okay na sa kanila, may maihatak lang, yan pababa yung mga nasa taas. Eto ah, real talk, unang-una sa lahat, sustento. Sa tingin nyo ba, ako kasi tumutulong ako sa ibang tao, sa anak ko pa kaya? Simple. Mas naniniwala kasi kayo sa mga hindi nyo naman talaga totally nakikita. At bakit kailangan ko pa ba ipakita yun sa inyo? Para lang malaman nyo yung totoo? Private, di ba? Bakit kayo ba? Tinanong ko ba kayo kung nagsusustento kayo sa anak nyo o hindi? Di ba? Pangalawa, asa kalilinawin ko lang ha, okay na okay po kami ng ex ko. Yung both side namin, okay na okay po, wala po kami sinasabi sa isa't isa, lalo-lalo na sa issue po ngayon. At pinatawanan lang po namin kayo sa totoo lang. Pinatawanan lang po namin kayo kasi po, kami po ang nakakaalam, hindi po kayo. Kami pong family namin ang nakakaalam. Tsaka lilinawin ko lang din ha, may karelasyon man siya o wala, labas na po ako dun. Saka eto pa, lilinawin ko rin. Sa kumakalat na comment na nagpanggap pa ng tiyahin daw, hindi naman po totoo yun. At unang-una sa lahat, fake account po yung ginamit doon upang masira po yung pangalan ko. Pangatlo, eto pa, mas solid to. Mas natatawa na rin naman ako talaga totally. Aasarin nyo ako na sasabihan nyo ako na lamok, lamok, lamok. Eh kung sabihin ko sa inyong tumingin muna kayo sa mga kanya-kanya nyong salamin bago nyo ako sabihin na lamok. Baka nga pag nakita nyo yung itsura nyo, mas dengue pa kayo eh. O di ba? Masakit, di ba? Masakit. Di ba? Masakit yun, di ba? So ngayon, guys, simple lang naman eh. Bakit kailangan nyo mang-asar ng tao? Bakit kailangan nyo magsalita ng mga ganong kasasakit sa hindi nyo naman talaga nakakasama at nakakakilala? Kilalanin nyo muna yung isang tao kung aasarin nyo talaga, kung karapat-dapat ba siyang asarin, karapat-rapat ba siyang laitin, yan. Alamin nyo muna, hindi nyo pa nakikilala in person nang lalait na kayo. Saka ito pa, kailangan ba sa relasyon? Kailangan ba gwapo at maganda lang ang pwede magkarelasyon? Paano naman tayong hindi kagwapuhan, guys? Yung mga lalaki dyan, paano naman tayong hindi mga kagwapuhan? Hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng mga girlfriend na mga magaganda at may kaaya-aya ang itsura? Dito kasi sa Pilipinas, ganito kasi yung nangyayari. Kapag maganda yung babae, sasabihin, gwapo lang ang hinahanap. Gwapo lang, macho lang, maputi lang ang hinahanap. Pero kapag ka nang maganda yung babae at hindi ka gwapuhan yung lalaki, sasabihin naman, pepirahan naman, ganito-ganito yung ganyan na sasabihin, hindi natin alam kung saan talaga tayo magiging panig, guys. Pang-apat, sa lahat po ng mga gumagawa po ng kwento dyan, kayo na po yung bahala. At sa mga taong naniniwala at sa mga hindi naniniwala, maraming salamat po. Unang-una sa lahat, bakit kailangan silang paniwalaan? Eh wala naman silang pruweba kung ano talaga yung sitwasyon na nangyayari sa buhay ko at kung ano talaga yung istorya ng buhay ko. Unang-una sa lahat, hindi ko pinakaalaman yung buhay nyo, hindi ko pinakaalaman yung buhay mo at wala kaming pakialam dun sa buhay nyo at bakit kailangan nyo makialam ng buhay ng may buhay. Ha? At saka ganito eh, pagka andito kasi tayo sa Pilipinas, pag umaangat na ang isang tao, hinihila nyo pababa. Hindi ba pwedeng pag umaangat yung isang tao, paangatin nyo pa ng paangatin, guys? Kasi baka ayan yung magsilbi sa inyong tama. Ha? Magsilbi sa inyong tama. Kasi ako, may utak naman ako. May utak din naman kayo. Alam nyo kung ano yung tama at mali sa mga nakikita nyong bagay-bagay at sa mga napapanood nyo. Ako may utak ako. Alam ko kung ano yung tama at mali. Hindi naman ako bobong tao para maniwala sa mali. Panglima, about naman ito sa mga bagong lalabas na naman na issue na kung ano-ano naman yung kwento, kachismisang, kachismosohan, na wala naman talagang kakwenta-kwenta, kayo na lang po yung bahala kung maniniwala kayo o hindi. Basta ito ang tandaan nyo. Alamin nyo muna yung buong kwento bago kayo maniwala sa isang tao. At sa mga nagkakalat naman dyan, guys, God bless naman sa inyo. Dahil okay naman, okay na okay din naman yon, kasi ginagala nyo kung ano yung mga pangalan namin. Kahit nakakasira na kayo ng isang tao,
okay lang naman sa amin yun kasi kami, sanay na kaming masira. Ah, okay nga sa akin kahit masira yung buong pangalan ko eh. Eto naman yun eh, sinasabi nila na sumikat ka lang kasi nagkaroon ka ng ganito, nagkaroon ka ng ganyan. Mali. Dahil unang-una sa lahat, alam ko yung ginagawa ko. Saka sinabi nga nila, di ba, panapanahon lang yan. Oo, naging maganda yung panahon ko. Nagkaroon ako ng ganto, nagkaroon ako ng ganyan, pero tatandaan nyo to, hindi nabago yung buong pagkatao ko. Nabago lang yung panahon ko, nabago lang yung buhay ko, pero hindi nabago yung pagkatao ko. Kung ano ako noon, guys, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Pang-anim, about sa relation namin ni Antoinette Gail. Sa lahat ng mga hindi sumusuporta, wala na po kayo magagawa doon. At sa lahat din naman po sa mga taong sumusuporta, nagpapasalamat din po ako sa inyo. Siyempre, dahil lagi po kayo nanonood sa mga videos namin, na kahit nagpapasaya na po kami araw-araw, gumagawa po kami ng mga content, nag-iisip po kami na kahit gaano kahirap yan, mapasaya lang namin yung tao araw-araw po. Yun lang po, guys. Maraming salamat. Sana magkita-kita tayo soon, guys. God bless. I love you. Mwah! Rawr! O, eto, habol ko lang to. At saka bago kayo manghusga, make sure na malinis yung buong pagkatao nyo.